si Hannah. Ako to. Ay, sorry, Father Lucas. Si Mang Nato kasi. Inano ka ba? Subukan lang niya. Basagin ko yung bungon niya. Oo. Oh, anak, Hannah, alam mo, kaya ko naman ang tapusin na to eh. Sabi na, oh. Yatid na kita sa inyo. Ako na po, Father. Alam niyo naman pa nata kung linggo-linggo ako na magdadala at mag-aayos ng mga bulaklak para sa isa. Bilib talaga ako sa pananampalataya mo, Hannah. Sana tularan ka ng maraming mga kabataan dito sa atin. Tsaka lagi-enjoy ka sa mga kwentuhan natin. Sige po, salamat, Father. Father, may problema po ba? Ah, wala, wala. Ilan din ako sa pagiging positibo mo, ha, Hannah. Kahit na nagulag ka, ayos pa rin ang iyong pananampalataya. Hindi ko pa rin tinatalikuran ng Diyos. Panginoon lang naman po talaga ang nakapagligtas sa akin ng aksidente ang magulang ko. At nagulag ako. Kaya hindi ko po nakakalimutan na magpasalamat sa Kanya. Kaya nga, malapit ang loob ko sa'yo, anak eh. Kasi parehas tayo ng kapalaran. Naging kulila din ako nung bata ako. Maswerte ka nga kasi meron kang tiyahe na umabon sa'yo. At hindi ka napunta sa ampunan na kagaya ko. Oo nga po eh. Kaya nagpapasalamat din po ako sa tiyahen ko. Ah, sige po, Father. Mauuna na po ako. Ah, oh, sige, sige. Mag-iingat ka, ha? Kaya ka na po. Mauuna na po ako. Sige, Hannah. Nakakalungkot ang kaso ni Lucas sa pustol, Father Dos Santos. Sexually abused siya simula nang maliit pa siya. Ang nanay at ang amihin kasi yung mga adik. Gumagawa ng pelikula para sa mga pedophiles at nang natimbog ng mga pulis, wala nang ibang mapupuntahan ng bata. Sa baluktot na landas ka pinanganak, Lucas. Hindi mo kasalanan yun. Pero kung anong gagawin mo sa landas na yon, doon ka tulad ng Diyos. Pero huwag ka mag-alala. Dito sa lugar na ito, dederechoin ko ang mortífero! Seriahe! Ah! Arong! Punyeta ka, bata ka! Dito ka pag gumagawa ng kapalpalan mo!